Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ng Chief of Staff ni Manny Pacquiao na matapos sa tumakbo ng 10 round sa Jensen Oval, kagyat na nag-aya ang kanyang amo na maglaro ng volleyball. Kwento ni Haplas Fernandez, first time nilang ginawa ito sa kanilang training camp. Bukod sa anggulong katuwaan lamang ang nasabing laro, naniniwala si Fernandez na isa itong patunay na nais talagang magseryosong muli sa ensayo ang Pinoy Ring Icon. Dalawang shift lang, ha? Walang katawa lang kami nabubuhay. Papawis din, init na eh. Focus naman siya sa ano. Parang pinapalang pero naman focus niya. Pero naman, plano rin siguro siya, ano? Ang bagay sa TV niya. Kasi nung tapos ang laban, nawara na nagbabasket mo kasi. Man, yun na naman. Hindi naman tulad dati na tanggap mga pin. Yan na marami sila yung oras, diba? Ibinalita rin ni Fernandez na hindi nakitaan ng kalawang sa pagtakbo si Pacman, lalo pat parang hindi man lamang aniya ito natinag sa kanyang 4.8 kilometer run. Bukas ay muli sasalang ng pagtakbo ang Team Pacquiao bago ang kanilang dibdibang ensayo sa Wildcard Gym sa LA simula sa October 16. Samantala, ipinagmalaki rin ni Fernandez na nagpapakita na ng matinding time management ngayon si Pacquiao. Sa katunayan, bago anya sila nagsimulang mag-training, kanina ay maraming episode na ng sariling television show ang naitape at naibangko ni Pacman. At higit sa lahat, masayang sinabi ni Fernandez na prioridad muli ngayon ng fighting congressman ang kanyang boxing career. Nalandoy ito yung kondisyon ba? Bukas yan, bukas iba-iba ngayon. Bakit ba? Iba ngayon, bukas yan, sabukin yung bukas yan. Merong punti ng mga pwede, talaga priority ngayon sa ngayon yung laban. Kaya nga eh, sabi niya, gusto yung mapanurahin sa mga tao na ibalik na yung malipakyo na yung 25 years old ba. Pero sa tingin mo, gagawin niya yan? Baka sinasabi lang naman. Oo naman. Hindi, yun lang, ibalik yung ano, diba? Yung minisip sa mga tao na ano, yung malipakyo, diba? Ang unprecedented fourth battle ni Pacquiao at Marquez ay mangyayari sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada sa Disyembre 9. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan.